Position ko po sa club is PRO or Public Relations Officer. Ang tungkulin ko po niyan is mag-invite or mag-introduce mag-encourage the kabataan na to join the club and to play badminton. Yun po yung trabaho ko sa IBC or Isabel Badminton Club. The reason why Badminton Club was created nung first for health reason lang. Tapos nung tumagal, nabuo yung club na Bibo stands for Battle Doors Isabel Badminton Organization. Back 2007, tapos ang presidente pa namin noon is si Mr. RY or ewan ko lang kung pamilya nyo si Mr. Ruel Yoson, nasa staff house. And tapos nung time na yon yung mga members namin, nasa 30 above yung edad. So para pang health lang talaga yung ano namin noon dati. Tapos unti-unti dumami yung mga members, lumaki na yung organization hanggang sa napalitan yung Bibo into IBC, which is the Isabel Badminton Club. So hanggang ngayon, yun na yung ginamit namin until now. Before, yung club is di talaga masyadong Bibo or masaya. Although Bibo yung name dati, pero di ganyan ka Bibo talaga. So ngayon, yung IBC, mula nung marami na yung nag-join sa amin, lalo na yung sa mga member ng LGBTQ. Eh, alam naman natin, pagka sabihin LGBT, yun din yung talent, yung nagpapasaya, nagpapasigla, at talagang maingay. So ngayon, isa sa nagpapasaya sa amin talaga sa laro namin halos gabi-gabi, itong si Alfie Rojas. Hi Alfie, sorry, talagang sinama ka dito, talagang sinama ka pa dito sa ano. Sa totoo na talaga si Alfie nagpapasya sa amin, tapos iba talaga pag wala siya, iba yung surroundings, iba yung environment pag wala siya. Siya talaga ang nagkapaingay sa amin gabi-gabi. Halos lahat na, bago pa lang siya, talagang nire-request, talagang hinahanap siya kung wala siya, kung maglaro sa gabi. Tapos, tapos lahat is ano naman, nasasihan naman talaga, hindi lang kay Alfie, pati sa iba na mga kuan, hindi ko lang ma-mention yung ano, basta si Alfie talaga na pumasya sa amin. Tapos ano ko rin yung mga ibang member namin na kung sa ano pa sa member ng LGBT na napapaano sa mga mata, yung mga agaw-pansin namin ng kuan, yung mga BB boys ng club, mga hottest player ng club. Shout out ako kay Joshua Charisma, ni JB Resuso, CJ Arevalo, Carl Moles, and Kinji Salgado. Talagang iba talaga ang dati. Uy, sorry. Sa yung mga hottest member ng club. Maliban sa matututo ka maglaro or mariragan yung kaalaman mo sa larong badminton, andun na rin po yung spirit of camaraderie sa group or sa club mismo. Ika nga, sabi nila, IBC is family. Mostly kasi ngayon, mga members ng club is a new generation na. Kaya marami talaga ang naiinggan nyo or nag-enjoy na sa amin. Tapos maliban dyan, maliban sa mga tournament, may mga iba pa mga activities ginagawa ng club. Summer outing, meron kami noon, Christmas party, tapos farewell party kung sakaling may member ng club na nagre-retiro na. Tapos higit sa lahat, yung bayanihan, nagawa po namin yan recently lang nung time na may nasunugan sa Marvel. Masarap sa feeling na member ka ng isang club na hindi na puro laro, kundi meron ding natulong sa mga doon sa mga kapwa natin na nangangailangan. That's why po, I'm very proud that I am a member of IBC or Isabel Badminton Club. Nung time na stop yung badminton, lalo yung time na nagka-pandemic, talagang hinahanap ng katawan yung pagpapawis. Eh, badminton naman talaga yung sports namin. Kaya talaga, araw-araw kami naglalaro, tapos
biglang na-stop dahil sa pandemic, malaki talaga na itulong ng paglalaro ng badminton. Eh, lahat talaga nasa bahay lang. So, iba naman talaga pagka ano, huwag ka magkapaglaro ka. At yung pawis ba, talagang malaki tulong sa atin yun. Kaya lang yung time na yun talagang hindi pa pwede. So, sa dibatin yung panahon na nag-allow yung government natin na kung pwede, pwede na maglaro. Talagang ang saya talaga. Yun nga lang, sulubrin tayo sa mga health protocols ng time na yon, nung pumalik kami sa paglalaro, talagang limit lang yung kung sino, limit lang yung numbers of players na pwede lang i-allow. So, yung presidente namin talagang stricto siya, lalo na sa health protocols. So, yun, sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung laro namin, tapos yun pa rin, sinusunod pa rin namin yung mga utos ng government, lalo na sa health protocols. At least ngayon, nawala yung mga stress namin. Relate kayo dyan lahat. Kasi ngayon, at least, unti-unti, naging normal tayo. Lahat ng, halos lahat ng sports na ibalik na. At sa wakas, fully vaccinated na ako. So, kung kayo, kung wala pa, kung ano available, talagang i-grab yun na. Huwag kayo matakot mapavaccine kasi napaka-importante talaga. I am inviting you to join this club, lalo na yung mga kabataan. Hindi lang po kayo mag-i-enjoy dito, hindi makakamit din kayo ng mga bagong mga friends. Tapos, kung willing kayo mag-join, tapos nasa isip nyo is beginner pa kayo, wala pang problema, andito kami, huwag kayong mahiya mag-approach sa amin. Willing po kami magturo sa inyo, i-guide namin kayo, tuturuan namin kayo, or i-train namin kayo. Huwag kayong mahiya. Kami, nag-umpisa rin kami sa beginner. So, ngayon, sa tagal, so talagang matutunan naman talaga para basta magpursige lang. I-share ko lang yung ano ko, hindi lang sa pag mamayabang. Marami na akong mga awards na, marami na akong napapalaro na tournament, gaya na mga Mayor's Cup. Tapos, recently lang, nanalo din ako sa level namin, nag-champion din ako. So, ito yung mga trophy ko. Ito yung mga rewards ko sa paglalaro ng badminton. So, kahit sa edad ko ito, palaban pa rin ako, ano pa kahit kayo, basta magpursige lang, darating kayo, makukuha rin ito, yung ganitong klaseng rewards. At isa din sa ano ko, lalo sa mga kabataan, na kayo may yung bagong generation, so kayo po yung magpatuloy ng club. We have also social media account or Facebook account, IBC or Isabel Badminton Club. Pwede niyo kami i-add doon or i-follow. Kung pwede niyo po ako i-direct sa Facebook ko, Garda de Guapa. Kung may mga tanong kayo tungkol sa club, huwag na kayong mahiyang mag-message sa akin. Lahat ng mga tanong niyo, sasagutin ko. Basta related lang talaga sa badminton. So walang problema, huwag kayong mahiya sa akin mag-approach o mag-message. Kung mahigit na akong pasasalamatan sa likod ng IBC Club, siguro po si Mr. Ray Francisco yung presidente talaga namin. Siya talaga yung rason kung bakit yung badminton hanggang ngayon is active pa rin. Hindi pa talaga niya iniwan yung badminton hanggang ngayon. Tapos hanggang ngayon active pa rin siya at napaka-energetic na leader. Very thankful ako kay Sir Ray dahil sa kanya. Ang badminton nandyan pa rin. Tapos sa mga officers at saka mga members, malaki din yung tulong nila sa club kasi sa lahat ng panahon kung may mga event talagang nagtulong po kami lahat ng members. Tapos isa sa advisor din namin, kung kilala niyo po si Mr. GCB or si Mr. Joey Bentoy, siya po kasi yung nagpapasaya recently yung mga previous tournament namin laging successful hanggang sa kanya. Share ko siya ng mga ideas into reality. So talagang very thankful kami kay Sir Jove dahil lalong sumigla yung club namin ngayon. Thank you so much. In behalf of Isabel Badminton Club, we were very grateful to share all of you guys the history of our club in this program, Real Chapit Entertainment. At marami din po kayong matutunan nito sa episode na to.
this coming Friday na po. So abangan lahat, lalo na sa mga nakakilala sa akin. And please, don't forget to subscribe. Real Chapit Entertainment, this is Miss G, and this is our real story. Mm-hmm.